Good morning guys and welcome back to my channel, Rusty DIY Garage. So, kung bago ko pala sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. And huwag nyo na rin kalimutan kung may natutunan naman kayo, please like the video. So, for today guys, ang share ko naman sa inyo is kung paano i-repair kung nagli-leak yung inyong power steering fluid. So, kung may nagtatanong, safe ba na i-drive kapag may leak yung inyong power steering fluid? Yes, safe naman po siya. Huwag lang yung sobrang lakas. Kasi pag sobrang lakas, mauubos agad yung inyong power steering fluid. Pero, hindi naman siya makaka-apekto sa makina. Yun lang, titigas yung manibela nyo kapag ka, naubusan na siya ng fluid. So, kapag ka, may konting leak na, bumili lang kayo na extra fluid para kapag halma na sa biyahe, ito, nararamdaman nyo yung tumitigas na. Salinan nyo lang. Ito naman para sa mga fluid type. Kasi iba rin yung itsura ng naka EPS na yung electronic. So ang isi-share natin ngayon yung mga fluid type kapag meron na siyang leak. Soon gagawa rin tayo ng video dun sa mga para naman sa mga EPS. Pero for now ito tayo sa fluid type tayo mag-focus kasi mas ano to dahil kita mo agad na nagli-leak yung pagka nagli-leak yung fluid niya. Tapos panoorin niyo ng buo yung video kasi guys isi-share ko sa inyo kung ano yung mga tools na kailangan nyo before kayo mag-DIY nito. Kasi importante na meron kayo nun kasi kung hindi kompleto yung tools yung mahirapan kayo mag-DIY. Although, pero sabi ko nga sa inyo, sundan nyo lang yung video at yung mga details na mga in-explain ko. Kayang-kaya i-DIY yan. Lalo ito yung ginagawa ko, i-Avanza to, Gen 1, napakadali niya baklasin. Yung power steering niya napakadaling baklasin. Ang ano na lang doon is kung paano natin siya gagawin na yung ayusin natin yung leak. Yun yung explain ko plus yung ipapakita ko yung mga tools. Tsaka explain ko sa inyo kung ano yung mga dapat palitan depende sa kung saan yung may tagas. Para lang maintindihan nyo kung hindi man kayo magdi-DIY at least may idea kayo. Importante kasi ito pagka ito natutunan nyo malaking matitipid nyo. Kasi ang singilan nito usually nagre-range sa 5,000. So before nung hindi pa ako nagme-mekaniko, pinagawa ko rin to, 5,000 ang singil sa akin. So just imagine, kung kayo ang gagawa nito, yung imabayad nyo sa labor, ibili nyo na lang ng tools. Before kayo gumawa, i-ready nyo na yung mga tools nyo para kayo na gumawa. Natuto na kayo, nakatipid pa. Kasi madali lang siya. Importante lang dun, meron kong masusundan na video. Tsaka importante na may nag-explain dun sa video. Kasi may nanonood din naman ako ng video before ako gumawa. Pero sabihin, iba kasi yun eh. Kasi usually yung mga video talaga, binibideo lang nila kung paano paggawa. Pero hindi nila in-explain ito, ganito, ganyan. So, pagka ganun kasi, may ma-skip ka dun na process na akala mo okay na yung pala. May kulang pa dun sa ginawa mo kaya pag kinabit mo, nagli-leak pa rin. So, yun kaya importante na yung mapanood yung video na may nag-explain talaga. Kaya ang sabi ko sa inyo, mag-subscribe kayo para anytime na magkaroon kayo ng experience na ganun, puntahan nyo lang yung channel ko. Hanapin nyo doon sa playlist. Nakalagay naman doon kung ano yung issue mo. Kung suspension, kung power steering nandun. May mga playlist ako, puntahan nyo lang doon. So yun guys, pinakauna rito na rule kapag gagawa kayo ng related sa power steering o kaya steering ang pinag-uusapan, isisecure nyo yung steering nyo. Make sure na nakasentro siya. Plus isisecure nyo siya na hindi siya iikot-ikot. Yan, katulad nito nakasecure yun sa akin. So bahala na kayo dyan kung paano nyo isi-secure yan. Pwedeng lagyan nyo rito ng kahoy, lagyan nyo sa iba. Basta wag lang sa iikot. Kasi importante pag binalik na natin yan, yung clock spring kasi yung pinoprotection na natin dyan. Unless marunong ka talaga magbaklas din ng clock spring, tapos marunong ka na mag-count, walang problema yun. Pero kung hindi ka marunong, isi-secure mo talaga yan. So ang ginawa ko, ganyan lang. Sinabit ko siya sa pinto. Para maikot man siya, tumatama rin siya rito. So hindi siya mataturn talaga. Kasi importante yan kapag binalik na natin nakasentro to plus yung clock spring niya nakasentro din. Kasi pagka hindi yan nakasentro at binalik natin yung power steering ay yung steering na, yung steering rack pag ikot nito, putol ang clock spring mo. Gastos yun. So yun guys, hindi ko na pinakita kasi basic naman yan magtanggal ng gulong. Tapos for safety, ayan, lalagay nyo sa ilalim kasi ilalim tayo. Tapos ito, pag gumawa kayo guys, kailangan meron kayong jack stand. Importante yan, kabilaan for safety. Tapos ang tatanggalin nyo lang dyan, ito, tie rod. Siyempre ito, hugutin nyo lang naman to. Tie rod, tapos dalawang bolt dyan. Dalawang bolt sa kabila. Plus yung sa shafting. Yan lang po ang tatanggalin dyan, kaya napakadaliin ito actually. Basta importante, may tools kayo. So yun guys, hindi ko na ipapakita masyado. Papakita ko lang sa inyo pagtanggal ng shafting at saka yung mga
ano niya, yung mga fluid sa fluid niya. Ito. Ito. Ito tatanggalin niyo. Ito mga to. 17 mm lang 'yan. Tapos yun yung shafting na sa ibabaw. Yan. Yung lang tatanggalin niyo diyan, tsaka dalawang bolt na to, pati doon sa kabilang dalawa. So napakadali lang po niyan. So ito guys, yun yung tatanggalin niyo. Ito. 12 lang 'yan, 12. Kaya kung may pabibili kayong ganito, ito yung may makabalik-balik, mas maganda yan. Tanggalin nyo lang. Yan. Hugutin lang natin. Pag natanggal na to, huhugot na yan. Yan. Tabi nyo lang yung bolt. Tapos, eto. 17. Yan. Ito muna unahin nyo kasi, syempre, hindi nyo matatanggal yung isa. Yan. 17. Tapos, pati ito, 17. Tapos ito, hindi ko na mapakita, basta 17. Eh magdala kayo ng kansalin kasi tatagas ang fluid niyan. Tapos ito. Ayan, 17 din. Ito, kabilaan 17. So yan lang yung tatanggalin nyo dyan. Napakadali niyan tsaka itong tire rod. Pag natanggal nyo na yan, tapos na. Pwede nyo nang hugutin yung rack and pinion. Ganun lang kadali siyang hugutin dito sa Avanza, pero sa ibang unit syempre depende yun sa pwesto kasi yung sa Vios andito naman siya. Pero sa Avanza, kung Gen 1 owner kayo, napakadali po nito. Pwede natin hilain. Hilain nila yan, tanggal na yan. Ayan. So yun guys, nabaklas na natin siya. Actually yung pagbaklas nito wala pang mga 15 minutes o kaya mga 30 minutes. Wala pang 30 minutes yung pagbinaklas mo to. Napakadali lang baklasin nito. So ngayon papakita ko sa inyo ano yung mga tools na kailangan nyo before kayo magbaklas nito. Una, long nose, katala, or kung meron kayo nung gabi tubo, vice grip, breaker bar or power handle, tapos 17 na socket o kaya 19 or 17 na socket. Importante yan kasi itong mga bolt na to matitigas yan, so kailangan nyo ng power handle o kaya breaker bar, tapos 17 or at saka 19 ito, 19, 17. Tapos next doon is ito isa sa pinaka importante guys, ito. Pantanggal ng half moon o yung adjuster ito. Para dito 'yan. So gagawin niyo diyan guys. Ito 17 mm. Kung before kayo gumawa nito, make sure na meron kayo nito. Kasi hindi niyo 'yan matatanggal. Pwede namang katala rito, pero ito kasi yung paghihigpit, yung pag-a-adjust, hindi nyo basta-basta ma-adjust yan. Either bubutasin nyo ito para ma-adjust nyo yan, tapos pupukin. Pero pinaka-tabas nyan, ganito 17. Bumili kayo ng high tensile na bolt and nut, 17 mm. Tapos, pagdugtungin nyo, yung pinaka-maiksi, tapos lagyan nyo ng dalawang nut, tapos ipa-welding nyo yung taas. Kasi di para dito yan. Kasi tatanggalin natin yan para mabaklas natin to. Kasi kailangan baklasin muna to para matanggal natin tong tatanggalin muna natin tong rack end para mahugot natin yung column. Mamaya pag natanggal ko na siya, explain ko sa inyo yung kung paano siya malalaman, no? Palitin. So kung may budget naman kayo guys, sabayin nyo na rin pagpalit yung tie rod end. Yun, ang purpose nito, pang lock niya. Para pagka natanggalin natin to, meron tayong lock. Yan. Kasi kailangan natin itong tanggalin. So, yun, para mas madali, martilyo. Kapila.
So yun guys, papalitan na rin natin yung inner tie rod nito. Kasi ano na, inner tie rod nya. Yun. Pwede pa naman pero since nagmaklas na tayo, nagmaklas na ako, palitan ko na rin. Yun. Kaya yung butas dyan guys. Eh. Tapos tip dun guys, susukatin nyo to. Kasi naka-align yan eh. Susukatin nyo yung layo nung nitong rack end. Pag binalik nyo na siya, susukatin nyo. Para naka, at least naka-align yung gulong. CM nya is 9mm dito sa left side. Sa right side naman, yan. Sakto point. Dito ako, dito ang base. Yan. Sakto lang siya dun sa pinaka-start nung ano. So pag binalik natin yan mamaya bago natin salpak, igaganyan din natin yan para naka-align yung gulong. Yun. Tapos next one guys, kailangan nito tanggalin. 12. Kailangan nyo tanggalin yan para na-release natin tong pinion. Tapos pipicturan nyo to kung alin yung nasa baba, alin yung nasa taas. Pagtanggal nito, unahin nyo lagi dito sa baba, hindi dito sa taas. Kasi pag ginuna nyo sa taas, mayroon pang itanggalin yan. Pag binalik nyo naman, unahin nyo rito sa taas bago itong sa baba. Yan. Tapos ito ay 12, 14. Yan, 14. So gamit na tayo ng power handle natin para mabilis. Tapos yun guys, kailangan yung luwagan itong, tanggalin natin itong half moon or yung adjuster. Hindi nyo matatanggal to, tsaka to, hanggat hindi nyo naluluwagan ito. So tatanggalin na natin to. Ito yung kaya kailangan nyo to guys, sa salpak nyo rito. Tapos 19mm. Pakakan nyo rito para mapayarsan nyo. Kasi kailangan natin maiko to. So yan. Tanggal na siya. Importante ito na meron ngayon dito. Hindi nyo matatanggal ng wala kayong ganito. Or kung gusto nyo, yun, pupukukan nyo. Yan. Tapos tatapin nyo ito. May spring yan. Yan, tatapin nyo rin yung spring. Pag natanggal nyo na yan, pwede nyo na ito hugutin. So pag hinugot ito, pupukan nyo lang ito. Hawakan nyo to, tapos pupukin nyo to. Pag natanggal nyo natin yung guys, yung pinion housing, meron tong ano sa loob. So may ano to guys, may lakyan sa loob, parang spring. Kaya kailangan nyo ng long nose. So ganito lang yun, ipitin mo lang yan dito. Yan, para bumukas siya. Yung iba nito is snap ring. Pero ito, alambre lang, para alambre lang. So ngayon, pwede na natin ito hugutin. Sa paghugot nyan, yan, tulak nyo lang ito. Medyo matigas yan, kaya kailangan pupukin nyo. Ito, itong power handle natin. Yan, pasok nyo dyan. Tapos pupukin nyo na ang martilyo. Dabi lang natin itong mga bolt nito. Para hindi mawala. Tapos pupukin nyo na ang batilyo. Ingatan nyo lang na hindi matanggal yung walang ma-damage. So yan. Hugot na natin siya guys. Tapos so ito na yung ating ano guys. Yan. Ito na yung ating rack end. So meron pa tong oil seal sa loob. Yan. Tatanggalin din natin yan. Kasi baka mamaya hindi nyo matanggal.
Yan yung tumatagas. So kailangan tanggalin natin yan. So ayun guys, natanggalan natin yung sa huling o-ring. Ito yung pinaka medyo challenging kasi nasa loob siya. Doon. Ito, nandito siya. So hindi kasi siya sumasama pag hugot natin. So ang ginawa kong discarte doon, since wala naman tayong special tools, ganito lang. Bali dito, itong rack end, yun yung ginamit ko, pinasok ko rito. Tapos sinusundot ko yung gilid niya hanggang bumaba siya. Tapos pag nasagad na to, kasi sagad lang to hanggang dito lang to guys eh. Pag nasagad yan, hanggang dito lang yun. So ang ginawa ko naman, pinasokan ko nito yung extension ng socket. Or kung ano man yung meron kayo, pinasok ko siya doon. Tapos pinadikit ko lang siya doon sa gasket. Sabay pinukpukuli nito. Pinukpukuli. So since wala naman tayo special tool na pantanggal noon, ganoon lang ang diskarte. Medyo matagal, pero at least natanggal natin. May washer pa to sa loob, pero hindi sumama eh. So hayaan na natin, kasi ito yung importante. Kasi ito yung dahilan ng pagtagas. So bibilang ko muna to guys. Before ko siya i-assemble mamaya, ituturo ko sa inyo kung alin yung mga dapat yung palitan. Depende kung nasaan yung tagas. So ang gagawin ko muna, bibilang ko muna to kasi ito yung tumatagas. So yun guys, bali nakabili na tayo ng gasket, pero ito ay oil seal. So yan, ito ay 650 to. Tapos kung mayroon, kung titignan nyo, hindi ko alam kung kita sa video, pero tingnan nyo yung difference ng butas, malaki na awang nito, kaya talagang tatagas na siya. Tapos pag bumili kayo, bumili rin kayo ng ganito. Ano to, CB joint grease. Ito ilalagay natin dito, medyo special ang grease nito. 80 lang to. Tapos linisin lang natin bago natin ibalik. So kung halimbawa guys, ang tagas na dito galing sa pinion housing, is either dito, papalitan nyo to, lalagyan nyo ng gasket dito, itong dalawa, or ito. Pero kung halimbawa wala naman tagas dito, tumatagasan nyo usually dito sa ibabaw o kaya dito sa ilalim. So kapag ka dito ang ano, ang papalitan nyo ito, 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 at saka ito. Ayan, o-ring yung nasa ibabaw ay oil seal yan. Tanggalin natin. So ayan. Ayan, may oil seal yan. Tapos may bearing sa loob. Tapos ito, ayan. May oil seal din yan, ito. Itong nasa loob, ito ay 130. Ito ay 480. 480 to. Plus itong binili ko ngayon, 650. So, bilangin nyo na lang kung magkano. Tapos kung maingay na yung mga bearing yan, dalawa bearing yan. Ito yung bearing yan, tsaka yung nasa loob. Tinuro ko kanina. So, ito yung papalitan nyo. Kapag ka dito sa housing ang may tagas, itong nasa ibabaw, ito, o kaya ito, nasa ilalim. Tapos may yung dulo rin yan. Meron ding gasket yan, ito. May o-ring din yan sa dulo, ito. Pag manipis na rin yan, papalitan nyo rin, nagkukos din yan ng tulo. So yun, since wala naman itong problema, babalik na natin. Tapos next, ito. Paganto kasi ito guys. Ayan, paganyan yan. Ito yung sa left side, ito yung sa right side. Ay, ito yung left side, ito yung sa right side. So kung ang tagas banda rito sa kaliwa, nandito siya sa rack end, tumatagas, at banda siya rito sa kaliwa. Ito ang papalitan nyo. Yung pinalit ko, yung binili ko, yan, ito ang papalitan nyo. Dito yung nakasalpak. Ito, ganito. Ganito kasi yan. Yan. Ito ang papalitan nyo. At saka to. Ito naman ay 450. Tapos ito 650. Yan, ito 450 yan. Pag pinakapalitan nyo, 650 yan. Ay, 450.
Pagkatapos, kung dito naman sa right side ang may tagas, ito ang papalitan nyo, ito. Yan. Ito ang papalitan nyo. May oil seal din yan, yan o. Dadalhin nyo lang siya sa shop. Ito, 980. Pag binili nyo, buo. 980 to. Pag binili. Tapos minsan ito, maluwag na, kaya tumatagas din. Yung gas, yung o-ring nya, ay, papalitan nyo rin yan. Tapos lock. So yun lang yung papalitan nyo kapag ka, depende sa kung saan banda ang tagas. So para at least naiintindihan nyo lang. So i-assemble na natin siya. Ito ang importante dito guys, pagka ibabalik nyo yung pag ikakabit nyo tong oil seal dito sa unahan at sa kaliwa. Kailangan nyo na plastic. Kumuha kayo ng plastic. Tapos balutan nyo to. Ito yung may blade na to. Ito yung may ano, balutan nyo yan. Ang purpose on guys para hindi ma sugatan yung ating oil seal. Kasi yan, makapasalim yan eh. Para hindi magasgasan yung oil seal natin. So babalutan nyo to. Saka nyo ipasok yung oil seal. Tapos lagyan nyo ng fluid para madulas. Eto. Lagyan nyo ng fluid para madulas siya pag pinasok. Madaling pumasok. Yun. Tapos ang pasok nito, ito yung may uka. Yan yung isasalpak mo dito. Kaya lagi nyo tatandaan kung paano nyo tinanggal. So yun, pasok natin sa rito. Tapos dahan-dahan. Ayan. Yun yung purpose ng plastic para hindi pa sure, hindi siya tumama sa bakal. At saka yun, nilalagyan natin ng fluid para dumulas. So yun guys, walang ka sayad-sayad. So next natin kakabit, sasalpak na natin to. Before nyo ikabit to, salpak nyo na to. Tapos pag sinalpak nyo na to guys, pag sinalpak nyo na to, nasalpak na sa dito, huwag nyo nang ihilain to, huwag nyo na ilalabas to. Kasi ang purpose nga nun, di ba nilagyan natin plastic yun, pag nilabas nyo ulit to, tatama yan dito, gagasgas yan, magagasgas to. So may tendency tatagas na naman yan. Kaya pag sinalpak na natin to, huwag nyo na hihilain to pa loob. So yan. Yan, medyo matigas sya. Kaya pinupok ko yan. Kuha kayo ng pwedeng pagpatungan para hindi masira. So yan. Yung ano naman, yung gear, kung saan sya nakapatapat, okay lang. Kasi iikutin natin yan mamaya. Yan. Masok na sya. Tapos since hindi yan masasagad, pukpukin nyo ng martilyo. O kaya, pinaka the best doon, ikabit nyo yung kasi kailangan sagad yan guys. Yun. Pag hindi na umabot, kumuha kayo na pampukpuk. Kumuha ito. Yan. I-extend nyo lang dyan. Kuha lang kayo ng pwede nyo ipapukpok. Tapos wag nyo lang ihilain pagka nasagad na yan. Pag di na umuusog, sabihin dulo na yun. So yun, sagad na siya. So para matest natin, atras nyo lang to. Yan, dapat pagka tinulak nyo to, may pressure, ayan. May pressure yan. Ibig sabihin, wala nang singaw. So, okay na yan. Yun, huwag nyo na ihilain to.
Tapos balik na natin ito. Pasok na natin ito. Uli ng steering fluid para hindi siya kumapit. Mabilis. Nasa unyo salpak ito. Ayan. Tapos sunod na yung lock. Gamit kayo ng 32mm. Nakita mo ano, i-step ako dun eh. Yun ako, pagkaano, ikot ako dun kaya bumila ako. Ano, pag bumila, tumal lang. Pupunta lang ako dun kapag ano eh. Pag-gas ako dun sa IMB. Hindi ako nagpapag-gas. Doon ka na rin sa nabalik ako. Ay, sa may ibang bato. Yun. Tapos gamit nyo na ito. Marino. Itong snap ring. So yun, didikdik nyo lang yun. Pasok nyo. 91,000. Ay, magkano isang, pag nag-lock na siya, okay na yan. Yes! Ito na ako eh. Doon mo na nagsasakyan mo. Sakyan mo. Mahirap doon. Mahirap? Oo. Madumi doon. Napaparadaan natin. Ano? Maputik? Hindi naman maputik yung pagsak nung ano. Kapurador? Oo. Hindi mo naman lumayo. Kaya ka tayo na niya. Lugi na ako na ngayon. Oo? Pagbalik ka, sabi ka ba sa inyo na ako. Hindi lang. Dalawa. Yung langgana. Tap. Saka yung isang ano dun yan, no? Yung parang apartment dun, no? Ano dati yun? Saan lang tirayin dati? Yan. Yung mabili yun. Ano to yan eh? Ano yung tagas mo tagas? Ha? Tagas? Yung gastos eh. Ano? Kalaon yun? Magkano kayo? Kalaon yun. Ano ko bukas eh? Hindi ganda ito sa... Kaya ko bimahin ng linggo eh. Kaso hindi ka, ano kay, pila kayo, no? Ano? Oo, basta ano? Oo, oh, nagkaratrap talaga ako, ginagamit ko yung gasolina ako. Laro ka sa Biyernes? Sige. Kaya natin yun. Wala ko ganang maglaro. Magandang madadamay ka lang sa amin. Iyaya ka kami. Mabilis siya maglaro to yan. Kaya pa niya sabayan yun. Yun? Oo. Tayo. Tumitira pa yung 3 points yun. Hindi po naman tayo. Ha? Ano, gabi? Nangangalay na. Punta na lang doon, mga 10:30. Kasi ko, bili ka ng Planox. Pinabili. Pustahan daw. Wala na ako kakampi. Puro matatandaan eh. Ang kanilidara ko rin naman, kaso ayaw na magdadayo. May court naman sa malapit, maglalayo ka pa. Maganda laban sa linggo ya. Alin? Nebra. Bay Area. San Miguel ang pinapanood. Malakas yung ano, Powell nila. Kapalitan ano yun? Kapalitan nila yun. Yun? Bakit? Dalawa import nila eh. Pero... Yung 3-point shooter din. Shooter din ng ano, Golden State, number 3. Bakit nagkapit mo lang? Baka. Kinawaan, bagsak eh. Pero paano may hindi na sila pwede magsama ng ano, matagal? Hindi na. Pero magkakaroon na. Magkakaroon talaga yun. Luwag yung manibela mo. Pag pinihit mo, parang walang manibela. Pag hindi yan inipitan. Wala, okay na to. Naluwag ang natanggal ko na nga eh. Pero welding ko ulit eh. Ito guys, importante to. Ano yan, higpit at saka luwag ng manibela. Kapag nagpagawa kayo ng rock end, tapos matigas yung manibela nyo, paluwagan nyo to. Pag maluwag naman, pahigpitan nyo. Pero pinaka the best doon, tandaan nyo kung gaano kalalim nung tinanggal. Sundan nyo lang yun. Yun na yun. Kasi hindi dapat ito naiikot. Ito. Hindi dapat ito naiikot ng kamay. Sige po. Ito,
sobrang higpit yan. So, kumbalik natin. Sukat nito kanina para naka-align. Ayan. So, balik na natin itong kanyang rocket. Ay, wala na. Tsaka hindi mo practice yan. Ano? Sina battery. Mamaya, practice ka ng practice. Tapos, turing na series ng sasakyan. Huwag gagawin mo dyan. Samahan mo ako, magpa-practice ako. Sabi ko, paano practice? Ako mag-drive, pero kasama ka. Kasama daw. So, ba't di ba mag-drive? Ikaw na lang. Kasama ka siya. Pag makanti ako, sabi-sabi ko sabad doon. Makanti ako. Humita rin. Kaya sinasabi na lang na ano, hindi ako nag-gaming paid. Alam di ba? Siyempre excited din. Ano pag excited ka? Para ako nung pumili ako ng motor. Ito. Dito yan. Dito. So yun guys. Basically ganun lang magpalit. So tapos na tayo. Pag binalik, hindi ko na i-video yung pagbalik. Kasi same lang yon kung paano mo siya tinanggal. Ganun lang din yung pagbalik nun. Ang pinagkaiba lang nun, ito. Bago mo isalpak yung lahat, ipasok mo na to dun sa cross join. Yun, sagad yan. Pagpasok mo dun sa cross join, sagad yan. Yun na yun. Tapos ibabalik mo lang mga bolt niya. Tapos na tayo. Tapos magkarga ka na ng power steering fluid. So hindi ko na ipapakita para hindi na masyadong kumaba ang video. Importante, napakita ko sa inyo to. Kasi ito yung importante kung paano magbaklas nito. Tsaka magkabit. Yun doon naman, madali lang yun kasi magkakabit lang kayo ng bolt. Tsaka itong cross joint na to, tsaka to. So na, same yan, kung nung tinanggal nyo, ibabalik nyo lang. So sabihin na experience nyo na yun. So hindi na kailangan ipakita pa yun sa video. So yun lang guys. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. And share na din sa kung meron mga kayong group. Para matuto rin sila mag DIY. So maraming salamat and God bless.